Hello guys, kumusta na kayo? Maraming salamat sa pagbalik sa aking channel. Ngayon naman ay aking ibabahagi sa inyo ang estimated na gastos ng pagpapatanim ng palay dito sa atin sa Pilipinas. Mula sa pagbubungkal, pagpapahanda, pagpapatubig, pagtatanim at mga fertilizers at pesticide. So, sa una, ipapatira natin sa traktora na ganito. Itong kalahating hektarya, 2,000 daw ang bayad. At pagkatapos sa matraktora, ay kuliglig naman. Ito. Yung laparak, kuliglig na tinatawag. Isang hektarya ang bayad dyan, 3,500. So, itong tatamnan natin ngayon ay kalahating hektarya lang. Pero normally, 2,000 ang singil. Itong kuliglig guys ay gagawin bago magpatinim. The same day na tatamnan, ito ay papatagin. At ang iba pang mga gastusin ay ang pagpapatubig kapag walang ulan. Pero ngayon, lucky, mayroong ulan. Kaya hindi na tayo nagpatubig dahil sa ulan. Ang isang hektarya guys ay 10,000 square meters. Pero itong tatamnan ngayon ay 5,000 square meters. Mamayang konti guys ay aalamin natin kung magkano naman ang charge sa nagtatanim. Madalas arawan ang bayaran dito. Interview natin sila. Abi, ra ka rin tatanam? Oo. Oh, so mga ining lawa kayo ni? So ka dahin ni? Mga pila niya mong oras? Siguro mga 11 siguro, yari na siguro yun. Ayon sa kanya guys, ay half day lang matatapos ang tataniman ito. Palibhasa, sanay na sila, kaya natatantya nila kung gaano at anong oras matatapos. Kung titignan mo silang magtusok ng palay guys, parang napakagaan lang. Pero siguro, kapag hindi tayo sanay sa gawain ito, ay napakahirap gawin para sa atin. Ganyan ang pagsasaka guys. Pero dinocument natin ito para doon sa mga baguang magsasaka, para meron silang idea kung magkano ang ire-ready at estimate na gastos ng pagpapatanim ng palay. So ang reference dito, kalahating hektarya ito. Kaya kung meron kayong lampas dito, ay kayo na bahalang mag-estimate. Ang ating reference ay kalahating hektarya. Ang mga bayaran sa machinery, mga taong nagtatanim, mga expense more or less sa fertilizers at saka sa patubig at iba pang mga miscellaneous. Medyo mahal na ngayon ang palay production guys dahil nagbabayad tayo ng machinery. Wala na ang traditional na paggamit ng kalabaw. Tanungin natin ang sweldo. Guys, kasama ko dito si ang ating pamangkin si Laling. Yung kasama natin sa pagbibideo. Leng, anong masasabi mo sa mga nagtatanim? Kakapagod ba yan? Ha? Magkano ang bayad nila kung buong araw silang magtatanim? Guys, 400. Oo, pero 400 pesos daw isang tao, isang araw. So guys, kaya pwera pa na sa bayad nung ano, ng kuliklik. Ay ang nagpapatanim pala, may-ari ng sakaan, siya pa rin ang magbibigay ng diesel o gasolina sa depende sa makina ng kuliklik. Ayan. So guys, ito si Uncle Beck, siyang Mandorol, yung tinatawag na taga-tawag ng mga nagtatanim. Yan, sa sukat na ito, Ma'am Beck, ilang magtatanim ang kinuha nila? Sampu lang. Saludo tayo sa mga magsasaka guys. Kasi sila ang nagbibigay ng bigas sa Pilipinas. Oh. Mabuhay! Okay guys, ayon sa leader ng grupo ng mga nagtatanim, ang kalahating hektarya ay mayroong more or less 10 katao
ang payroll. Kaya mat, anong, kahit anong oras nila matapos, basta dumating ang 10 tao ay ibibigay ang kanilang sweldo o arawan na 400. Ayan, ating sinulat ang more or less na gastos sa pagpapatayim ng kalahating hektarya. Ang nagbabari lamang nagbabago dito ay ang sa patubig, fertilizer at saka pesticide. Hindi natin alam eksakto kung magkano ang magagastos. Anyway, ito ay para sa mga baguang magsasaka o kagaya ng halimbawa OFW, nakabili ng sakahan at wala pang ideya or gustong magkaroon ng advance na ideya bago makauwi ng Pilipinas o kaya naman hindi sila kumakapa kung ano ang mga gastusin ng pagpapatanim. Dahil minsan ang ating mga trabador hindi sinasabi ang eksakto or estimated cost ng ating mga gastusin para matapos ang isang pataniman. Ayan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. At hanggang sa muli, sana ito ay nakapagbigay ng tips, kaalaman na maliit na bagay pero it matters. Para sa mga ating bagong viewers, please subscribe naman at muling ma-update sa mga susunod nating vlog. So pag-subscribe po, paki-hit na lang yung notification bell para mabisuan kayo sa ating susunod na vlog. Nag-vlog na talag tayo ng isang beses isang linggo or minsan dalawang beses isang linggo. See you! Kapag na-tiyempo tayo, kapag anihan na ito guys, ay aking ipapaalam sa inyo kung magkano ang naging puhunan at saka magkano o ilan ang naani at magkaroon tayo ng ideya kung tayo ay kumita o hindi. Maraming salamat muli!